kasi it will improve the brand kung may makita talaga ako na for my preference lang na hindi ko nagustuhan. What's up, Vanity Friends? Welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ang inyong araw ay masaya. In today's video, as you can see, we're not in the usual setup because papaalis kami ngayon ni Kevin, but I really, really wanna film this video kasi marami na sa akin na nagre-request. Nagde-DM sa akin sa Instagram, oh my gosh, nagawin ko na raw yung review nitong Mama Anne X Luxe. Mama Anne X Luxe talaga. Itong Anne X Luxe Beauty Mist, yung collaboration niya with Luxe Organix. So, ayan yan siya. Most of you guys know na talagang ako ay number one fan ni Mama Anne X Luxe. I'm a huge fan of Mama Anne ever since Koji Sundays pa lang pinapanood ko na yan. Yun yung first ever video na napanood ko sa kanya, and since then talagang nahook na ako sa panood ng mga videos niya. And lahat ng kanyang brushes, meron po ako niyan. Anything Anne X Luxe, bibili ko yan. Kaya I also purchased this product. This isn't sponsored, guys. I purchased this product sa Watson's for 379 pesos. As you can see, may price tag pa siya. Ayan. I don't know if it's obvious. Ayan. Basta anything Anne X Luxe talaga, bibilhin ko yan. I swear. So, kaliligo ko nga lang po, no, obviously, basa pa po yung aking buhok. By the way, kung may narinig pala kayong mga pumupukpukpukpok, pagpasensyahan nyo na dahil nire-renovate yung aming tiles sa baba. So, kung may narinig kayo, sorry po. And then, we're not in the usual setup nga kasi papaalis kami ngayon ni Kevin. I just really wanna film this video and share with you how I use this product. And speaking of how I use this product, ginamit ko na to kahapon and na-wear test ko na din siya. For now, sa video natin ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginagamit and na-apply sa aking face. And share ko rin sa inyo yung mga thoughts ko about this product, okay? Kahit na po I'm a big fan of Mama Anne X Luxe, I'll share you my honest feedback. Kilala nyo naman ako, whether sponsored or not, kahit fan ako or hindi ng isang brand or isang product, I'm gonna share you my honest feedback. Kasi it will improve the brand kung may makita talaga ako na for my preference lang na hindi ko nagustuhan. Mas maganda na masabi ko yun para mas ma-improve nila yung product, diba? So, i-remake ko lang, guys, yung ginawa kong makeup kahapon kung saan winner test ko nga yung product na mamaya ipapanood ko sa inyo. And usually naman, ito'y talaga ginagamit ko pag aalis kami ni Kevin, pag may lakad kami. Itong mga makeup na to yung ginagamit ko as my base sa aking face. Pero on a normal basis, guys, kunyari mag-grocery lang naman kami or dito lang naman kami sa bahay or kailangan ko lang lumabas, ganun, mag-tinted sunscreen lang ako, okay na ako doon. Pero pag lalabas talaga kami, mag-mall kami ni Kevin, talaga nagpa-foundation ako, and usually ginagamit ko itong Makeup Forever Ultra HD Foundation. Hinahalo ko siya rito sa aking favorite na Inga Full Coverage Tattoo Foundation. Pinag-mix ko sila kasi gusto ko yung finish na to, tapos gusto ko naman yung coverage na to. So magsa-start tayo, guys, sa pag-spray ng mist sa ating face, okay? Yes, this is a skincare product as well. Hindi lang siya makeup setter, guys. Meron din siyang skincare benefits, so you can use this product to prep your skin din. So ako din, ganito ginawa ko kahapon. In-spray ko muna siya sa aking face bago ako maglagay ng makeup. I have nothing on my face right now, as you can see. You can see a lot of redness and all of that. So mag-spray na tayo nito sa ating face. Yes, madami po talaga akong mag-spray, guys, ng pang-prep sa aking skin kasi gustong-gusto ko yung mga skincare products, gustong-gusto ko na na-hydrate yung aking face. And after mo, guys, mag-spray, make sure to medyo idadab mo, make sure to medyo, ang konyo nun, make sure na idadab nyo ng konti yung face para at least mas mag-penetrate yung product and mas ma-absorb siya ng ating skin. So, ipag-mimix ko lang, guys, itong aking mga foundations. Usually, pinag-mimix ko nga tulad na sabi ko kanina. And i-apply ko na sila sa aking face. Since na-absorb na yung skincare, mabilis lang siya ma-absorb, guys. Hindi siya katulad na ibang mist na nagtumatambay sa iyong face. This one, mabilis lang talaga siyang ma-absorb ng ating skin. So, ayan na siya. I-mix ko lang siya, guys. Then, i-apply ko na siya sa aking face. So, ganito ako ngayon mag-apply ng foundation. Nakita ko naman to kay Raisa Kuntawi. Pag nagalagay siya ng base, parang ina-apply muna na niya gamit ang kanyang kamay, ganyan. Para napansin ko din, pag ganito ngayon technique, guys, mas full coverage siya, mas na-maximize mo yung coverage, tapos mas even yung pagkaka-apply niya. As in, try nyo. Ngayon naman, be-blend natin yung product, and sa pag-be-blend naman, guys, dalawa yung ginagamit kong tool. Gumagamit ako ng Anne X Luxe brush, of course, tapos ng Michelle D Basics na sponge. And ngayon naman, be-blend ko muna siya nitong brush. Be-blend ko muna siya na to kasi yung coverage niya mas napapalala niya. Mas napapalala, I mean, na-maintain niya yung full coverage, guys, ng foundation. Tapos nasa-spread niya evenly yung makeup. Gustong-gusto ko to, guys. Yung first set ni Mama Anne X Luxe na mga brushes. But meron din ako lahat ng collection niya. Alam niyo, guys, ito rin napansin ko kahapon na nung nag-apply ako ng mist,
Tapos naglagay ako ng foundation, binablend ko na siya gamit yung brush. Ang smooth niyang i-glide, hindi ko alam. Nung pag nag-mist ako ng Mama Anne Clutz, ang smooth niya i... Ano ba? Paano ba explain? Smooth niya i-apply, ganun. Siguro dahil nga moisturizing din yung kanyang mist. So talaga nakaka-prep din siya ng skin. Ngayon naman guys, i-blend naman natin siya gamit itong sponge para mas seamless yung itsura ng base natin. So ayan, tapos na akong mag-apply ng foundation guys. Magpa-powder na lang ako. Gato na lang usually ginagawa ko. And then mag-apply lang ako ng contour sa aking nose and kilay, and then I'll be back. So done na ako sa aking makeup guys. Ngayon naman i-set ko na yung aking buong face using this nga, of course, this Anne Clutz mist. And as you can see, medyo powdery yung itsura ng aking face ngayon. But once ma-spray ko na to guys, makikita nyo na mas magiging glowing siya. In a way, mawawala yung pagka-powdery niya. So mag-spray lang tayo guys to set everything. And medyo exaggerated ako mag-setting spray guys. As in talagang dinadagdagan ko talaga siya. As you can see guys, nagkaroon ng glow yung aking face. Meron pang natira. Kakatapos ko lang mag-spray, as you can see, medyo naging glowing yung aking face, kumbaga, nawala yung pagka-powdery niya, and nagkaroon ng buhay yung aking mukha. O, diba? Parang nagkaroon siya ng glow, kumbaga, parang naging mamasa-masa siya, na maganda yung itsura ng skin ko. Parang natural looking, ayun, parang naging natural looking yung aking foundation, gamit itong mist ni Mama Anne, so I like it. So ngayon guys, pag-usapan naman natin yung product itself. First of all guys, kilala nyo ako kung matagal ka nanonood ng channel ko. Pag bumibili ako ng kahit anong products, whether it's skincare or makeup, I always look for the packaging first and the ingredients. Okay, pag-usapan natin ngayon yung packaging. Can I just commend yung Anne Clutz team and Lux Organix for creating this packaging? I so love it. Ang ganda, sobrang simple lang ng kanyang packaging. But everything that you need to know about the product is clearly printed sa box and nakaprint din siya sa mist, sa mismong bottle. Kasi hindi naman tayo lahat nakikip to, diba? So sometimes sinatapon na natin to and minsan gusto natin balikan ko ano ba yung mga benefits niya and ingredients niya and all. Nakaprint din siya sa mismong bote. So kahit mawala mo to, okay lang. And ang ganda ng packaging niya, sobrang simple lang, sa social lang niya tignan. I like it. Secondly guys, yung mist. Can I also commend the mist? Sobrang pino niya mag-dispense ng product. As in, sa mga na-try kong mist ha, ito sa mga pinaka talagang pinong-pino siya mag-dispense ng product. Just to give you a comparison, ito yung favorite ko guys na mist na talagang na yung pagdating sa ganda na pag-dispense ng product, ito yung standard ko. Itong Avène na thermal water, ginagamit ko rin to guys to hydrate my skin. As you can see yung mist niya, sobrang pino talaga, as you know. I don't know kung obvious sa camera, pero sobrang pino and continuous yung pag-mist niya. Sobrang pino mag-mist nito guys. Comparing to this Anne Clutz mist, guys. Sobrang pino and alam mo yun, hindi siya yung isang bugsuan. Dahan-dahan niya binubugo yung product and na-disperse niya ng maganda. Almost similar silang dalawa. Though, mas pinong-pino pa din to guys. Kasi nga, iba yung technology na to. Parang yung mga pabango na display, sobrang pino niya. Parang ganun din to. Halos ganun siya lumelevel. Next thing, sa kanya namang amoy guys. I love it. Gusto ko yung amoy niya. As in, alam mo yung parang amoy malinis ka. Hindi siya yung amoy pabango. Ay, hindi ko ma-explain. Basta amoy parang amoy ang bango mo na amoy malinis ka lang. Ganun parang... Hindi ko ma-explain. Parang natural amoy mo lang na amoy mabango. Ganun. Basta ganun yung amoy niya. I super duper love it. Hindi siya ganun katapang. At hindi nagkakaroon ng redness yung skin ko sa kanya. Siguro dahil sobrang mild nga lang ng fragrance na kasama niya. And sa ingredients guys, wala naman ako nakikitang harmful ingredients na nakakasama sa ating skin. In fact, meron akong nakitang ingredients dito na meron siyang kasamang galactomyces. So ayan, medyo familiar ako dito since I have been researching about skincare products since 2012. If I'm not mistaken. And for those of you guys na hindi familiar sa galactomyces, it is an antioxidant na usually natatagpuan siya sa mga wine, sa mga fermented rice wine if I'm not mistaken. Tapos, it's a kind of fungus and yung benefits niya sa ating skin is first, it is an antioxidant. So, nilalabanan niya yung mga free radicals sa ating skin and it also hydrates the skin. So, that's why guys, pag in-apply mo ito sa iyong face, instantly, nagkakaroon siya ng instant hydration or parang mamasa-masa yung itsura ng iyong face, which is really really good. Pagdating naman sa claims ng product guys, sabi nito it's long lasting, hydrating and glowing, which is all true. Okay, ngayon pag-usapan na natin, since pinag-usapan natin kung long lasting ba siya, yung experience ko sa paggamit ng product na to, panoorin po ninyo ito. Hi guys, so dito na kami ngayon ni Kuya sa mall and may higit isang oras na simula na nag-spray tayo.
nung setting spray ni Mama Anne. And so far, so good siya, in fairness. So, ang ganda nung lapat pa rin nung aking makeup sa aking face. Winner. So, mamaya mag-update ako, guys. Gagala-gala lang muna kami. Magbabayad ng bills at bibilihan ng mga alcohol. Alam niyo naman, usong-usong ang mga alcohol ngayon. And then later on, mag-update ulit ako. Siguro after 2 hours or retreating natin or kung nakikita na ba akong difference sa kanya, abangan niyo yan. Kakatapos lang namin kumain, guys. And ako ay nag-yogurt, frozen yogurt. I highly recommend yung Yoel kasi yung affordable niya, tapos masarap. Just in case na naghanap kayo ng masarap na slash ng mga frozen yogurt, masarap yun sa Yoel. 60 pesos lang pag gato kalaki. Anyway, ito yung update akin sa aking mukha. Okay pa naman siya so far. Maganda pa rin yung pagkakapit ng aking makeup. And si Kevin ang sa loob pala ng sports central, tumitingin lang siya ng shoes. Bawal kasi yung food sa loob, so dito ako sa labas. Ilang oras na ba? Mahigit, almost 2 hours na simula nung kaninang nag-update ako, yung unang update ko. Kasi naggalagala kami, nakabili na rin kami sa department store. And ngayon tumitingin lang si Kevin doon. So far, so good pa naman yung makeup ko. Wala pa ako napapansin sa kanya na anything except yung sa aking nose. Na medyo shiny na siya or medyo oily na siya. Pero so far, so good pa. Ngayon guys, napunta lang muna kami ng Smart para magbayad ng bills. Kasi nagkugot-ugot kami, wala kayong talaga mahanap na Lysol or aerosol na pang disinfectant. So, nilipat kami ng mall. Wala talaga kayong makita ilang watches na inikutan namin. So, gabayad lang muna kami ng bill ngayon. Tapos, ayan sa Smart. Na yung tao, grabe. Tapos, lipat kami ng mall. Dito na kami ngayon sa Smart, guys. Hindi ko rin number ko. Ang gabayad na ako ng bills. Ay, yung number ko. Wait lang. So, kami ay pauwi na. Hindi, palipat pala kami ngayon ng mall. Pupunta kami ng Save More kasi wala kaming mahanap na aerosol. Nakakaloka. So, ayan. Ano, o, yan ang oras na? 4:54. So, almost 5 hours na simula nung ginamit natin yung setting spray ni Mama Anne. And so far, so good pa naman. Although, medyo, hindi naman siya oily. Medyo glowy na yung aking itsura. Hindi katulad kanina na medyo may pagka-matte pa siya. Ngayon medyo glowy na siya pero yung makeup ko is still there, as you can see. Hindi siya nabubura. Maganda pa rin yung itsura niya kasi hindi siya masagwa. Anyway, lilipat kami ng mall dahil yung mga napamili namin ay wala kami nabiling alcohols. Nakakaubusan dito. Tapos, pati yung Lysol. So mahalaga kasi Lysol, guys, diba, para madi-disinfect natin. Meron sila puro Ambipure pero air freshener lang yung mga yon. So kailangan talaga Lysol para nadi-disinfect talaga yung mga bacteria at mga viruses, diba? So nakakaubusan, nakakaloko. Wala din kami nabiling mask. Ano ba bilhin natin? Nabila tissue. So lilipat kami ng mall. Actually sa same mall lang naman, malapit sa amin. So ayun lang, lilipat kami. Pero yun, update nga sa aking face. So far so good pa naman after almost 5 hours. Wala pa akong problema sa kanya. Actually, maganda pa rin itsura ng aking makeup. Nakaka-impress. Pero tignan pa rin natin, di ba? Baka mamaya bigla siyang ampangit niya after 7 hours or 8 hours. Tignan natin. So, update ko pa rin kayo mamaya. So, tapos na kayo mag-grocery, guys. Ayan, mga pamili namin. Pero wala pa rin kami nabiling alcohol. Nakabili lang kami ng tissue tapos ng Lysol. Pero alcohol, wala pa din. May iba namang alcohol dito pero hindi ko gusto yung brand. Tsaka 40% lang yung mga natira. So, ayun, ngayon pa-uwi na kami, guys. And so far to pa naman itsura ng face ko, na haggard ako dahil haba ng pila, pero happy ko kay mamaya. So final update tayo, my vanity friends. It's already 7:01 the evening. Ayan. So 7 hours na ang nakalipas. Dapat pagkatagalin ko pa siya ng konti. Pero maaga akong maliligo ngayon kasi meron pa kaming gagawin. So ito ngayon ang kondisyon ng aking face. As you can see, oily na yung aking noo and yung aking ilong, super oily na din. And ito ng konti. Pero so far, so good pa din. Andiyan pa rin yung makeup sa aking face. Kahit paano nakatulong siya na ma-prolong talaga yung makeup. As in, hindi siya humulas, hindi siya masyadong nag-fade ng konti yung color. As you can see, isusum ko kayo na malapit para makita nyo. Ayan, no? Andiyan pa rin yung makeup. Tapos yung pagka-oily ko is hindi siya mukhang oily, mukha siyang glowing. Actually, yun yung napansin ko kanina nung pag-spray ko. Kasi pag nagme-makeup ako talaga, medyo powdery. That's the reason why sa setting spray ako is para una ma-prolong yung makeup, tapos mawala yung pagka-powdery finish. Kasi di ba nag-set tayo ng powder. After ko mag-spray, parang naging glowing yung skin ko. Parang naging medyo mamasa-masa siya na mukhang makinis. Parang filtered, ganun yung itsura niya. So, that's super duper nice.
So as you can see guys, dun sa aking experience sa paggamit ng product na to, mas nagawa niyang mas matagal yung aking face. Although, itong talagang makeup na to is trusted ko na to, na hindi ako iiwan kahit magdamagan guys, suot ko siya, andyan pa rin yung makeup. But the good thing na napansin ko sa paggamit ko nitong Anne X Luxe guys is mas napapaganda yung itsura ng makeup ko. After 7 hours guys, nakita niyo, sinoom in ko pa sa inyo kanina dun sa wear test ko kahapon, na ang ganda pa rin ang itsura ng aking mukha. As in, usually kasi after 7 hours, makikita mo na na atong pa rin yung makeup, yes, pero makikita mo na nagbubuo-buo na siya, or talaga hindi na medyo maganda itsura niya, or medyo nag-fade na yung itsura ng makeup. But using this product, alam mo kung ano yung pagkaka-apply ko, freshly apply yung makeup. Konting-konti lang yung nabawas sa kanya, at ang ganda ng itsura niya. Parang mamasa-masa siya, parang hindi siya oily eh. Glowing, ganun, totoong na-glowing siya guys. Tapos, parang mas na-melt niya yung makeup, na parang ang ganda ng itsura, na hindi ko ma-explain, basta parang skin mo lang siya, ayun, parang yung makeup parang nag-turn into your skin, na parang ang ganda ng lapat niya sa iyong balat, nakakakinis, ganun. Although hindi siya nakakamat ng skin, to be honest, yun lang ha, pero hindi naman niya kasi kiniklaim na mattifying siya or oil control siya. Okay lang sa akin yun, kasi alam mo, parang ayoko ng sobrang matte finish. Kung alam niyo yan guys, gusto ko medyo glowing siya, pero hindi na naman oily. Ganun yung nabibigyan niya, saktong timpla lang, ganun. All in all guys, alam niyo, hinahanapan ko talaga siya na may masasabi ba ako sa kanya na hindi maganda or negative, or parang suggestion ko. Wala akong masabi, talagang ang ganda niya, promise, I swear. Yun nga lang, sana dagdagan nila yung stock. Kasi alam niyo, bumibili ko na to, ang dami kong kasabay na nakapila talaga sila. Buti na lang si Kuya Watson, kakilala ko, follower ko si Kuya Watson dyan sa SM Manila. Pinag-reserve niya talaga ako, kasi alam mo yung mga kasabay ko pa, puro kabataan, nakakaloka. So, ang lakas talaga ng hatak ni Mama Anne X Luxe, kasi naman talagang sobrang trustworthy niya. Isa talaga siya sa mga vloggers na nilook up ko, even me. Talagang sobrang taas ng respect ko kay Mama Anne. So sana lang, bilisan niyo po, andamihan niyo po yung paggawa na to, kasi talaga nakakaubusan para sa mga gusto makatry. This is really, really a good product. You have my approval. Pasado siya sa akin guys. Ang ganda niya. It's a skincare product. It's a makeup product. Pwede mo siyang gamitin pang prep and pang set ng iyong makeup. Sobrang sulit niyang bilhin sa totoo lang, kasi alam mo yun, may skincare ka na, may pang makeup ka pa. And bilang isang skincare enthusiast, sobrang na-appreciate ko po yun, na yung mga ingredients niya is meron din kahalo para maprotektahan yung ating skin. Tapos lastly pala guys, sobrang affordable lang niya, 379 pesos. Sobrang sulit na. This one is 100ml, it's made in Korea. And lastly pala, nakita ko guys ha, yung kanyang manufacturing date is last year pa. So alam mo yung ganun katagal siya in the making. Alam mo talagang pinaghandaan, pinag-isipan, pinag-aralan yung product. Hindi basta makabenta lang, pera-pera lang, diba? As in, pinaghandaan talaga siya. So I highly salute Mama Anne and Lux Organix for creating this product. Ang ganda niya. So ayun lang, ano, sana guys nakatulong sa inyo yung review ko nitong Mama Anne X Luxe. Maraming salamat sa panonood, my vanity friends. God bless as always, and as usual, you guys are really, really, really awesome. Bye!